kumita ako ng mahigit 23K sa loob lamang ng isang buwan. Oo, mga lodi, at pwede kang kumita ng pera kahit nasa bahay ka lamang. Pero siyempre, may gagawin ka pa rin, ano? Hindi pwedeng wala kang gagawin. Wala rin dadating sa'yo. So, paano ko yung ginawa? Eto, panoorin ninyo. Okay? Sa mga hindi pa nakakaalam, mga lodi, ng Shopee Affiliate, ito yung ituturo ko sa inyo at yan na nga yung kinita ko. So, paano natin gawin? Eto, punta tayo sa Google Chrome natin. Pag nandito na nga tayo, itype lang natin ang Shopee Affiliate. Ano? Tapos, pindutin lang natin yung Shopee Affiliate at ganito nga ang lalabas. Bali, pipindutin lang natin yung nasa pinakauna. Shopee Affiliate Philippines, no, mga lodi. Tapos, ganito naman ang lalabas sa kanya. So, pipindutin lang natin yung sign up yan. Tapos, ilalagay lang natin yung number natin. At pipindutin mo lang yung next. Tapos, ganito naman ang lalabas. E-enter mo dito yung verification code na magsesend sa cellphone mo. Pag na-enter mo na nga yung verification code, so, gagawa ka naman ngayon ng password. At ganito naman ang lalabas. Ilalagay mo lang diyan ay individual yan. Diyan, nandyan sa taas. Tapos, ililink mo kung alin dyan sa Facebook, TikTok, Instagram o alin man dyan ang meron ka para mag-send na verification code na bago. Pag okay na ang lahat, mag-iintay lang tayo ng email kung na-approve ba tayo sa Shopee Affiliate katulad nito. Yan, ganan. At nakalagay dyan na na-approve tayo sa Shopee Affiliate, mga lodi. Ito naman ang susunod. Makikisubscribe naman tapos makikilike ng ating video, ano, tapos itutuloy na ulit natin. At dahil na-approve na nga tayo, pupunta tayo sa Shopee Affiliate. Siyempre, matadagdag na yon sa Shopee mo. So, ibababa lang natin yan sa bandang baba. Yan ang mga Lodi Affiliate Program. Yan, mga Lodi, makikita mo dyan yung offer, conversion, income at saka account. So, yung income yung nasa taas na yan. Ito ang pinaka-importante mong dapat gawin at dapat tama lahat ng information mo. Ang paglalagay ng payment settings, tax at saka kung ano-ano pang information na kailangan mong ilagay. Kasi paglagay mo lahat nito, hindi mo dapat i-edit ng i-edit para ma-approve ka agad sa loob ng akat. Para ma-approve ka agad sa loob ng 21 days. Ito. Sa dashboard ng ating affiliate, punta tayo sa account. Sa bandang taas na yan, pindutin natin yung setting. Yan, yung nag-iisang icon na settings sa bandang kanan. Yan, tapos pindutin natin ang payment settings. Dito, mga lodi, may nakatalaga ng payout settings. Itong CBank Philippines. Yan ang maganda dyan. Hindi ka na mag-open account sa kung saan-saan man, pwede na yung CBank na yan. At yung address na nakalagay dyan, pwede mo na yung ilagay sa address na kailangan dyan. Sa bandang baba niyan, mga lodi, ay kailangan natin din fill upan itong importante tax info. Kailangan natin ilagay ang TIN number natin at dalawang valid ID at saka ang ilalagay natin dyan, non-batable. Kung wala pa tayong TIN number, kailangan natin pumunta sa BIR para kunin ito. Oops! Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe, ha? Baka makalimutan niyo, eh. So, kahit hindi pa tayo approved sa payment settings nga pala at hindi pa nadating yung email na approved na tayo, pwede na tayong magsimula kagaya ng ginawa ko. Magpo-post na tayo ng link, kukuha na tayo ng video sa Shopee para i-post sa ating social media account sa Facebook. So, ganito ang gagawin natin para kumuha ng video at mag- convert ng links natin ng ating link. Okay, ganito. Yung mga lodi, nandito tayo sa Shopee at maghahanap tayo ng product na pwede nating i-post. Yan, hanap tayo. So, kagaya nito yung mga lodi, yung pang-spray na yan. So, i-click natin yan at eto na siya. Siyempre, ang gagawin natin, mga lodi, add to cart muna natin para hindi mawala. Ano, nasa add to cart lang siya. Tapos, pipindutin natin yung share na nasa taas. Tapos, copy link natin. Matapos nating ma-copy, so punta lang tayo sa Chrome at i-paste natin dito yung ating link na na-copy. Yan, mga lodi. So, huwag niyong pipindutin yung continue. Hayaan niyo lang siyang mag-loading. Pag nag-loading siya, mga lodi, intayin niyong mag-play yung video. Yan, tapos long press lang natin yung video na magpe-play. Yan, mga lodi, yan.
Tapos, yan, pindutin lang natin yung download video at pupunta na siya sa ating gallery. So, ito mga Lodi, pindutin natin yung videos nyo, yung mga videos nyo. At ito na siya, nasa pinakauna na siya. Yan, play natin. O, oh, diba? Yan na siya. Oh. Ngayon naman, magko-convert tayo ng ating link. Diba, may kinapit tayong link kanina. Punta lang ulit tayo sa affiliate program. So ganito siya yan. Pwede mo na yan pindutin yung mga Lodi. Pero kung hindi mo pa ito alam, so ituturo ko sa'yo. Yan, punta tayo sa customize links. Tapos i-paste lang natin dito yung ating kinapi kanina. Tapos lagyan mo lang ng halimbawa. Yan dyan sa add sub ID. Yan, lalagay ko dito Facebook Makuti. O kaya kahit ano, basta yung pangalan ng Facebook Jenny, Facebook kung ano-ano. Yan, okay na. Tapos pindutin lang natin itong convert yan mga Lodi, para magkaroon na tayo ng ating sariling link. Tapos ang ginagawa ko dito mga Lodi, pipindutin ko yung share to earn. Pagkapindot ko ng share to earn, kakapiling ko, tapos pipindutin ko rin yung my collection para pumunta na siya doon sa aking my collection yung mga Lodi. Tapos isesave lang natin. At ganito nga ang lalabas. So check now tayo. At eto na siya, nasa my collection na natin siya. No, meron na tayong sariling link na pwedeng i-post. At yan nga yung akin mga Lodi, ang dami na nila. O oh. Diba? Makikita mo nga pala yung mga links na kinumbert mo dito sa my collection. At yan nga sila. Oh, may video na tayo, may link na rin tayo. Siyempre, isusunod na natin yung pagpo-post. Siguro naman alam niyo na kung paano mag-post sa social media account niyo, ano? Ilalagay lang natin yung importante, yung link na ginawa natin, yung kinapi link natin. Okay? Sa oras na may mag-click ng link natin na ipinost, eh doon tayo kikita kapag may bumili, ano. At ang maganda dito mga Lodi, kahit hindi yung pinost natin na product yung binili nila at doon sila pumasok sa link natin, kikita pa rin tayo. Ito ang patunay mga Lodi ito. Pag pumunta tayo sa conversion sa Shopee affiliate natin, makikita mo yung mga product na pending. At dito tayo pumunta sa completed. Yan mga Lodi, oh, hindi ako nagpo-post ng mga ganang product, pero kumita ako sa kanila. Yan yung flyers na yan, ipinost ko yan, kaya kumita ako dyan. Pero yung iba dyan, yan, katulad na yan, oh, yung may hangin na panlagay sa leeg. Hindi ko pinopost yan, pero may kita ako sa kanya. Paano mo naman malalaman na may kinita ka na sa Shopee affiliate? Eto, pagbukas mo pa lang ng iyong Shopee affiliate, ay yan ang makikita mo. Yan mga Lodi, di ba kanina 178 lang yan, pero ngayon 280 na siya. Yan yung kinita ko kahapon. Pag pinindot naman natin yung dollar sign na yan mga Lodi, ay eto na yung lahat ng mga kinita mo. So wala pang mag-a-appear sa inyo kapag hindi ka pa-validate sa payment settings nyo. At yung mga kinita na yan ang kailangan nating i-acknowledge yan mga Lodi, katulad yung aking yan. Pero pag hindi mo yan acknowledge, automatic yan i-acknowledge ni Shopee sa loob ng 3 araw. So okay na tayo mga Lodi. Bali ito ang importante mga Lodi, ano, hanggat hindi ako nababalidate dati, dire-diretso ang pagpo-post ko ng link. At yun na nga, naipon siya ng naipon. Pero ngayon, hanggang ngayon mga Lodi, hindi pa siya paid ni Shopee. Kasi nga, after mong mabalidate, mag-iintay pa tayo ng 60 hanggang 90 days bago makuha yun. So, nagsimula lang ako nung March. So, April, May. Sa May ko pa yun makukuha. Pero okay na rin, meron na rin akong ipon para na tayong nagbangko. Ano? Pero sigurado yun mga Lodi. Ano, kasi nakausap ko yung customer agent nila at huwag daw mag-alala at makukuha daw natin yon. Kasi kailangan daw ng 60 to 90 days para siguro nire-review din nila yon, ano, yung account natin para tama yung kanilang pagsesendan. At nga pala mga Lodi, pag meron nang pumasok sa ating income, kailangan nating i-acknowledge yon. Pero pag hindi mo naman acknowledge, automatic na ma-acknowledge yun ni Shopee sa loob ng 3 araw pag hindi may acknowledge. Okay? So yun na mga Lodi, sana nakatulong sa inyong video na to. Sana huwag nyo naman kakalimutang mag-subscribe at mag-like sa ating mga video, at para updated kayo sa mga bago kung i-upload. Ano, ngayon lang ako nag-upload ng ganitong klaseng pagkakakitaan. Sana naman suportahan nyo din ako sa aking mga ini-upload na
pampatawa. Ano? Okay? Maraming maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Kung meron kayong mga katanungan, mga lodi, i-comment nyo lang at ating sasagutin. Okay?